Magandang hapon sa inyo ulit. Ngayon wala tayong pasok, Friday. Friday dahilan sa Omicron. Okay? Omicron. Yung nakaraan, kahapon, Thursday, may dalawang estudyante na pumasok. So sila lang yung naturuan ko ng kung paano gamitin ng acetylene sa kung paano huminang. So paano sa inyo? So itong video na to para ito sa inyo sa mga hindi pumasok na nagkaroon ng hindi natin inaasahan. Na nagkasipon-sipon lahat. So, ang utos ko huwag muna pumasok pagka may sipon kasi pandemic, so Omicron. So, hindi natin papayagan na makapasok dito yung sa facility ng Mandaluy Manpower. Okay. May tuturo ko sa inyo ngayon kung paano muna gamitin ng acetylene. So, marami kasi sa akin sa mga graduate sa Mandaluy Manpower ng refrigeration. So, hindi mapgas ang nahawakan nila. Actually, tinuturo ko rin kung paano gamitin ang map gas. Kaya lang madali lang naman kasi yun. May halo na kasi yung kaagad . Halo na kaagad. So, hindi tulad nito ng acetylene. Meron tayong oxygen saka gas. So, marami sa atin na marunong nang gumamit nito. Actually, mga tinuruan sa labas, oo. Pero yung proper way na paggamit nito, tinuturo rin naman sa labas. Pero hindi ganun. Minsan, nagkakamali. Ang inuuna kasi binubuksan is yung oxygen. So, ang inuuna rito mong bubuksan para magamit mo siya is gas bago oxygen. So, sa totoo lang talagang nagbabackfires talaga siya. So, ito wala siyang safety na arresting back para sa backfire. So, ito gagamitin natin po as in for safety reason. Kung paano gamitin. So, pagka ginamit natin to, dapat ang unahin natin i-check dito lahat ng mga connection. So, papakita ko sa inyo ngayon kung paano gamitin to muna. Okay, bago tayo mapunta kung paano mag-swaging saka flaring ng copper tube sa kung paano hinangin ng copper tube pamamagitan ng acetylene. So kasi pagka nakamali ka ng gamit ng acetylene dun sa copper tube, kay manipis, kay makapal ang isang copper tube, pagka gamit mo ang acetylene, mas mabilis siya magbaga saka mabilis siya mabutas. Okay, so umpisa na natin. Sa paggamit ng acetylene, ito yung oxygen, ito yung gas. So, checkin lang natin to kung ito yung masikip o maluwag. Tapos yan, syempre, pagka ito hindi ginagamit, medyo masikip ito. Itong knob. Medyo masikip. So, luluwagan lang ito. So, tulad na nasabi ko, ang unang bubuksan dito is yung gas pagkagagamitin. So, bago yun, syempre, bubuksan muna natin yung tanke. So, medyo napansin ko lang doon sa gauge natin sa tanke, medyo malapit na siya maubos. So, nasa red alert na siya. So, pagka bubuksan to, dapat maluwag ng konti. Saka ang pambubukas mo lang iyon, taliri mo lang, hindi yung buong wrist mo. So, ito. So, pag binuksan to, so, gamit lang tayo ng N95 mask. Kasi, pag binuksan natin to, sigurado yung usok na ito ay makapal. Saan lang natin ng konti yung sa oxygen. Oxygen ang unang bubuksan. Yan. So, ayan. May usok na lumalabas. So, lakasan lang natin konti. Tapos yan. Oxygen. Susunod. Tandahan lang. Yan. So, ganun lang. Tandahan lang ang pagbukas. Kasi iba binibigla. Yan, tulad nun, binigla. Diba? Yan. So, lakas lang natin ng konti. Tapos yan. Oxygen. Yan, medyo masakit lang sa mata. So, yun. Ganun lang, palagi. So, dahan-dahan lang pagbukas ng gas. Gas una. Yan. Tapos yan. Susunod yung oxygen para sa pagtimpla. Ayan. Medyo masakit lang sa mata, kailangan ng sunglass. So ayan, ganyan lang. So kung papatayin naman, ang una mong papatayin, pagkapapatayin mo naman, ang una mong papatayin dyan hindi yung gas, kundi yung oxygen mismo.
yung oxygen ang papatayin mo dyan. O pwede rin naman yung gas. Kaya lang, yung oxygen baka bumalik. So yun lang. So papatayin lang natin yun. Oxygen. Tapos yan, gas. Para ka lang nagpapatay ng burner sa bahay. Okay? So, ganoon ang safety reason kung bakit. Medyo may lumilipad na halikabok. So, ganoon ang paggamit ng oxygen. Okay? Mga estudyante ko, ganoon lang. So, pagka pumasok kayo, ituturo ko pa rin ito in actual. So, ito eh, video lamang. Okay? Inuna ko na yung video para pagpasok nyo, hindi na kayo matakot na humawak nito. Alam kong kakabahan pa rin kayo, kahit konti. Ayan. Ang susunod, siyempre, tinuro ko na yung oxygen, yung acetylene, kung paano gamitin. Ngayon, ang susunod naman, papakilala ko sa inyo kung paano naman mag-swedging sa nuclear ring. So, ito yun, swedging tools, parang pako. Ito naman yun, nuclear ring. So, meron tayong automatic. May automatic tayo na pang-swedging sa nuclear ring. Kita ko sa inyo. So, ito yun. Ito yun, automatic. Okay? So, sa automatic, madali itong gamitin. Ito yung mga ginagamit sa seminar ng mga produkto ng, alam nyo na, kung ano yung mga aircon, na yung mga aircon dealer na nagbebenta ng mga aircon. So, nagtuturo sila. Ito yun, tinuturo nila. So, automatic. So, sa automatic, pagka nagkamali ka rito, mabubusalsal yung copper mo. Kasi matik nga naman. Kasi meron siyang 2-click, so okay na yon. Pero dapat, diskarte mo kung paano mo siya gagamitin ng gusto. So sa akin, mas ano ako na gamitin ng manual. Okay. So sa manual, ito yung tinatawag natin na switching tools, 1 port. Kasi meron tayong 5-8. Meron tayong 1/2. At meron din tayong switching to 3/8. Meron din tayong 5/16 switching tools. Switching tools to. So ito, mas magandang gamitin kasi. Kasi may standard na sinusunod kasi to. Hindi tulad ng iba. Ado muna tayo. Kasi ang standard kasi nito hanggang dito sa pinakadulo na to. Ito, pakita ko sa inyo ha. So ayan, ito yung standard, hanggang dito yan dapat. Pagka ito ay ginamit mo, yung copper tube, dapat hanggang dyan yan. So kuha tayong copper tube. So ito na lang. So kung ito yung copper tube, tapos ito yung swedging tools mo, pagka ito ginamit mo, hindi siya hanggang dito dapat. Hindi siya hanggang dyan. So susot ko lang ha. Isa dapat hanggang dyan. Pag ito ginamit mo, dapat hanggang dun sa dulo, sagad. Sagad yan. Ito, hindi ito sagad. Eh, oh. So, sagad dapat siya. Sagad dapat yan. So, pagka yan sagad, dapat maluwag na siya. Kasi kung anong dahilan ko, bakit siya kailangan maluwag na kaagad. So, yung sa iba, na master talaga nito, eh, alam na nila kung bakit. Sasabihin ko rin sa inyo kung bakit yan. Eh. So, pakita ko sa inyo ulit, ha? So, sa swedging tools, meron tayong nakikita ba? 5/8, 1/2, 5/16, saka 3/8, saka 1/4. So, ayan. Ayan, lima na yan. Ayan, silang lima. Okay? Naman yung bearing tools. So, same lang dun sa automatic na bearing tools. Parehas lang sila. So, ito kasi medyo kompleto siya at malalaki. So, bearing tools. Ito ang bearing tools. So, ito, kaya siya automatic kasi automatic kasi ito eh. Automatic siya. Nakiklik to. Nakiklik yan. Clicker siya.
na nagsasabi, pagka na-click, ibig sabihin nun, okay na yung ginagawa mo. Pero minsan, pagka yun hindi mo natansya, yung paglagay mo ng copper tube dito, eh nabubusalsal at lumalaki. Alam mo yun, yung lumalaki siya pagka yun, uy, nag-click, isa. Uy, dalawa. Uy, tatlo. Inasarapan ka sa pag-click, click, click, click. Ang mangyayari niyan, yung copper tube mo, pagka nabusalsal yan, magkukuruna ng crack. Okay, magkukuruna ng crack yan. So, hindi tulad dito, pagka medyo hindi mo nakaya, ito, pag hindi mo nakaya at tama yung nilagay mo na copper tube dito, eh, okay ka. Pero dapat, itansyahin mo rin kung paano mo siya pagagandahin. Kasi ano to eh, sabihin natin, tansyable. Tinatansya, yun ang ano eh. Pero pagka medyo marunong ka na, hindi mo na halos tinatansya, medyo okay ka na. Okay? So, ito ang clearing tools. Ito naman yung swaging. So, yung swaging. Clearings and swaging. So, meron naman yung isang set na. Na clearing and swaging na nabibili. So, nagkakahalaga siya ng mga 2.5. Ganon. Pero ito, automatic, eh, nagkakahalaga po ito ng 3.5. Kung gusto nyo. Kung nag-uumpisa kayo, ha? Starting. Lang isang technician o cleaning ng unit. So, yun po. So, ito yung magagamitin natin pagka mag-preparing tayo sa kamagsiswaging ng copper tube o kaya mag-fittings. Pagka-fittings, ang ginagamit is layering. Kasi bubusalsalin mo yung copper tube yung dulo. Itong dulo na to. Okay? So, sa mga estudyante ko, pagpasok nyo, next week, yan ang gagawin natin. Pero nandito pa rin ako, uulitin natin to. So kung sa video na to, tinuturo ko lang, pero hindi nyo nahawakan, virtual nga naman. Pero pagpasok nyo, yan, mahawakan nyo to. Mas gusto ko yun nahawakan nyo na nandito ako. Mas gusto ko yun, mapapasok kayo, lalan sa masyado kayo nagmamadali, o nag-enjoy, o kinakabahan. Na mararanasan nyo. Talagang yun talaga mangyayari. Mapapasok kayo, o kaya ay maano yung mata nyo kailan sa paghinang. So next, gagawin naman natin eh, paano gumawa ng hinang? O paano mag-swaging saka mag-flaring? So kanina, kunento ko lang, ngayon i-actual na natin. Okay guys, so ito gagawin natin. So meron tayong set of swaging. Meron tayong isang bahagi ng flaring tools. Meron tayong tube cutter. Meron tayong tube bender. So ito yung tube bender. Yung iba ginagawa pagka gusto mong bend, kamay. Mano-mano, ginagawa ko rin yun pagka nag-install kami dati. Dun sa aking kaibigan. Pero ganun pa rin, pagka kailangan niya ako, tinatawagan niya ako, pagka kailangan niya ako, sumasama ako. Kasi marami rin akong natututunan talaga pagka nag-install o nag-repair. Talagang ano talaga, mas maganda talaga yon. Mas maganda sa trainer kasi o sa isang teacher ng technical, eh hindi ka lang graduate ng kolehiyo. Dapat marunong ka rin sa mga aspeto ng technical. Kailangan nakapasok ka rin sa mga company na kinikailangan mong ituro tulad ng refrigeration o electrical. Kasi ako, nakapasok ako sa construction. So swerte ko na yung construction group na yon eh may hawak din silang refrigeration at yung hawak nila eh malalaking company, mga diplomat at saka ambassador. So doon tayo nakakaranas ng medyo hindi kagandahan na experience. May mga magaganda rin. Siyempre, ano ng isang technician yun. So, hihandaan natin. So, ito na lahat yung gamit. Meron tayong lighter. Meron tayong copper tube. Okay? So, una natin gagawin eh, magkakat tayo ng 8 inches. So, paano tayo magkakat ng 8 inches? Paano natin malalaman ng 8 inches kung wala tayong metro? Yun ang metro.
At hindi lang metro, kailangan din natin ng maliit na martilyo. At ito yung metro natin. Okay? So, cut tayo ng 8 inches. Yan. 8 inches, okay? 8 inches. So, asan ng 8 inches dyan, mga mahal kong estudyante? So, 8 inches, hindi naman maaaring 8 inches to, di ba? So, ito ang 8 inches na sa taas. So, English metric tayo. So, 8 inches. So, sa 8 inches na yan, so, wala tayong marking. So, yun. So, pinutol na natin siya. Ito, tig-to-to. Pinutol natin. Tapos yan, ito, kaya meron ito para malinis natin yung mga nasa loob. Yung mga matalas na bagay. Okay? Yan ang, yan ang paggamit yan. Yan. So, gagawin naman natin. So, gagamitin natin ng layering tools. So, ipitin natin siya. So, hanapin lang natin yon. 1/4. Yan, ipitin. Ipit. So, ipitin lang natin siya. Yan. So, ipitin. Pag ipit na, yan. So, kukunin natin yung 1/4. So, papasok yan dyan. Tapos yan, hindi nyo dapat ito ilalagay dito sa table. O kaya nakaganyan. So, talagang bubuhatin nyo siya. Aalalayan nyo. So, pukpok lang. Ikot. Pukpok. Ikot uli. Pukpok. Ikot. Tapos yan. Konting ano para umikot. So, yan. Dire-direto na yan. Hanggang sa sumagad. Dahilan yan. So, medyo ano pa siya. So, yan. So, kulang pa. So, kailangan pa natin siya iangat. So, angat. So, iangat lang natin siya ng konti. Yan. Siyan ipit uli. Ipitin lang. Siyang balik uli. Kailangan kasi sagad kasi yun. So, yan. So, hanggang sa sumagad ng sumagad. Yan. 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 So, medyo bukas siya ng konti. Kung bakit? Kasi kailangan kasi na, ano eh, na mapasukan siya ng rad. Silver rad. So, ayan. So, ito. Tingnan natin camera. So, ito po. So, ayan. Siya, pag nilagay natin to, kailangan maluwag siya. Ayan, oh. Ayan po. So, dapat papasok yung tingga doon. Hindi siya yung dapat masikip. Kasi, pagka masikip siya, pagka masikip yan, tandaan nyo, ang buga ng compressor, eh, napakalakas nun. So, pagka yan eh masikip at hindi siya maluwag at walang tingga na pumasok doon kahit konti, diyan nagkukuroon ng leak sa mga dugtungan. Sa mga dugtungan mismo. So, ngayon, next naman, kung paano naman mag swaging. So, yan na natin ulit to sa 1/4. 1/4. So, 1/4. So, kanina, ito, eh, nakaangat. So, ngayon, pagka magsiswedging ka, tansyahin nyo lang. Halos yung 25 na nakalapag rito. Mga ganun lang. Tapos yan, saka nyo ipitin ito uli. Ipit uli. Yan. Ipit uli. So, ipitin natin uli. So, sa mga nagtatanong kung saan ako nakabili ng maliit na tornilyo na to, maliit na martilyo, eh, sa Raon lang po ito. Raon, Philippines, hindi Raon, US. Okay, meron ito sa mga, sa mga bangketa, yung mga
50 na lang o kaya 20-20. Yan. Kasi neto naman yun, yung pabubukahin na natin siya. Okay? Pabubukahin na natin. So, ayan. Kanina, ito, pinaangat natin, di ba? Ngayon naman ito, konti lang ang kakaangat. Konti lang. Yung kasing taas lang ng 25 pagka pinahiga mo siya rito. Pero, konti pa. Pabawasan mo pa ng konti. So, ito naman, kaya siya meron siyang lock dito. Hindi siya dapat nakadiretso, kundi nakaganyan. So, pagkahabang iniikot mo to, pinapababa mo yan. So, sasakto mo lang. So, sumako na. So, saka mo ngayon siya iikot. Yan. Hanggang sa bumusalsal siya. Bubusalsalin mo talaga siya. Yan. Hindi tulad dun sa automatic, habang iniikot mo siya, pagka na-click na, ibig sabihin nun, yun na yun, pagka busalsal niya. Kaso lang nga, dahil nakarinig ng piniba, hindi alam kung bakit na-click. Pag iniikot ulit, makiklik. Pag iniikot ulit, makiklik. Ito, pagka nabusalsal na, talagang hindi mo na siya mapipihit pa. Wala na. Ayun na talaga siya. Yun. Hindi tulad ng sa automatic, habang nakiklik, numinipis ng numinipis yung pagkabusalsal. So, ayan. So, ayan ang pagkakabusalsal niya. Diba? Dahil medyo, kung sa iba, medyo sabihin eh, okay. Pero sa akin, parang hindi. Parang may mali akong nagawa. So, kaya lang, may nakikita kasi akong ano eh, parang mga matatalas. So, pwede naman siyang lihain. Pwede siyang lihain. So, nawala yung lihan natin dito. Ayun. So, lilihain mo lang siya. Yan na mismo. Yan. Yan, medyo nawala. Nawala na siya. So. Siya ngayon, pwede mo na siyang tanggalin. Yan. Yan. So, ayan. So, natanggal na. So, kung gagamitan natin ito ng fittings, teka lang ha. So ngayon, kung gagamitan natin ito ng fittings, ito, yung ginawa natin pagbusalsal, so dapat papasok siya dito. Ito yung fittings. Dapat papasok siya rito. So pagka ito nilagay natin, dapat pumasok siya mismo. Kasi pagka hanggang dito lang siya sa bukana na ito, ibig sabihin nun, mali yung nagawa natin. Hindi maganda, hindi perfect. So, pagka to, dapat papasok siya. So, pumasok siya. So, ayan. So, yun. So, ayan ang itsura. Pakita ko sa inyo malapitan. Alis lang sa upuan. So, ayan. So, yun. Ayan, dapat pumasok siya doon. Ayun, oh. So, ayan. So, itong fittings na to, ginagamit to na walang teflon. Okay? So ngayon, ito. So ngayon ito, ginawa na natin 'to. So nag-flaring na tayo. Uli, flaring tayo dun sa naka 90 degree. So dudugtong na lang natin ito saka 'to. So pwede na siyang hinangin ngayon. So maghihinang na tayo. So paano maghinang? So yan ang susunod naman natin gagawin. So tatabi lang natin yung natin mga gamit. Kung tama pa sa pagano ng gamit, kailangan nakaayos lahat. Okay, kailangan dapat kumpleto. So ayusin lang muna natin ng mga gamit natin bago tayo maghinang. Gamit ang acetylene. So dapat ang mga gamit natin kumpleto pa rin. Kompleto ang flaring, kompleto dapat ang swaging. So babalik lang natin yan. Ganyan dapat ang natin dapat gagawin. So 5S palagi. So dapat natin isipin ang 5S. Para hindi tayo nawawala ng gamit. Okay? Tapos gamitin, itabi. So ayan.
ulit. Yan. So, ang gagamitin lang natin is lighter, saka acetylene. Okay, na lahat yung mga gamit na pinakita ko sa inyo. Ngayon, maghihina na tayo gamit ang acetylene. So, itong fittings, sample lang to. Kasi pag bumalik kayo, talagang titisin ko kung tama yon ginawa ninyong swaging. So, maghihinang na tayo. So, nakita nyo na to. So, ginanyan ko siya. Mas 90 degree. Ito naka-horizontal, naka-vertical. So, ito, papasok ito ron. Pero ito, papasok pababa. So, yung nakabuka, yung naka-flaring, yun nandito sa taas. So, ito yung dito nakabuka. So, ito yung mga may hirap na hinang nakasip kasi nasa yung pinakaano niya eh, nasa ano, nasa ilalim. So, paano kaya hinangin kaya yon? So, madali lang naman yan. So, umpisan muna natin dito. Okay? So, sa paghinang, so, kailangan natin ng silver rod para sa copper rod. Dapat copper rod, di ba? Tapos yung copper tubing. Okay. Ito na. So, maghihinang na tayo. So, kailangan lang natin na mag-mask. Kasi, tulad nun nakita nyo sa acetylene, may mga lumalabas na alikabok na kulay itim. Pag pumasok yung sa ilong nyo, sigurado na magkukurong kayo ng sakit sa ilong. Mamamaga yung sinus ninyo, mahirapan kayong huminga kasi may pumasok sa ilong ninyo na fumes, yung alikabok nito na kulay itim. So, delikado yun. So, kailangan natin ng safety talaga. Kailangan natin takpan yung ilong, saka kailangan natin ng protective sunglasses. Kaya lang problema, hindi ako nakapagdala ng safety sunglasses, kaya ito na lang salamin. So, yun. So, umpisa na natin. So, ito na. Umpisa na natin. So, lubagan muna natin ng konti. So, una natin bubuksan yung gas. Tapos yan, susunod. Oxygen. Ayan. Ayan lang na tayo. So, kailangan nagbabaga yung dalawang side. Copper tube A and copper tube B. Ayan, parehas nagbabaga. Mas mabilis na magbaga pagka acid. Ngayon, ito naman. So, ito, pagka naghinang ka, yung copper rod mo dapat nandito. Sa bandang taas ng pagitan na to. Ayan, medyo mainit. So, ang pagitan nito, yan, dyan dapat maglalagay ka ng rod. So, umpisa natin uli. Bukas tayo uli. Gas muna. Pagbukas na acetylene rin, gas muna. Bukasan natin ng konti yung gas. Tapos yan, oxygen. Yan. Tapos yan, yan, tutok. Bandang taas. Yan. Taas, tapos siyang baba. So, yan. So, binasa na natin siya. So, may tubig na siya. So, papahiran lang natin. So, medyo malamig na yan eh. So, yan. So, kanina nangitim siya, di ba? Itim siya eh. Kasi, kahihinang lang. So, ito, mas maganda na to nakita na ninyo. Yan. Yan. Ito 'yon. Horizontal, may tulo. Yung tulo niya hindi siya yung matalas. Hindi siya matalas. Ito naman yung vertical. Yan, yung vertical. So So, itong papatest ko sa inyo. Paghihinangin ko muna kayo. Papuputulan ko muna kayo ng copper tube. Magpuputol muna kayo kung tama kayo magmetro. Tapos yan hinang. Kasi titisin ko yung hinang ninyo. Kaya ang pag-test ng hinang, verbal lang. Titingnan ko lang kung tama yung hinang ninyo, kung maayos. Ganun lang. Bago kayo pumunta rin sa aircon, para baklasin ninyo. Tapos yan, ikakabit nyo uli. Ibabalik nyo ulit sa dati. Disassemble and assemble.
So kailangan nyo kasi matuto munang gumamit ng acetylene bago nyo gawin yon. At hindi ko kayo pahawakan ng map gas hanggat sa hindi kayo ahawak nito. Okay ba? Mas maganda na yon. Kasi pagka nagtrabaho kayo, sigurado gagamit kayo nito sa field area ng refrigeration. Okay? So kita-kita tayo sa next week. Para mag-actual, sana wala na kayong sipon. So hintayin nyo lang yung abiso mula rin sa group natin. Okay? Ingat po kayo. So 5S tayo, magbabalik na tayo ng mga gamit. Mga gamit na. Balik na natin. Uy! Hindi tayo pwede magbarko. Nalaglagan tayo. Nalaglagan. O yan. So, balik. Tapos yan, siguraduhin natin na nakasara na itong mga to. So, sarado na. So, gagawin lang natin, iro-roll lang natin to. So, lapag. So, yun lang. So, see you next week, mga estudyante.